Hello po, dito po pag-uusapan natin yung tungkol sa batas ng ating Panginoong Diyos, yung kung buhay ang inutang, buhay din ang kabayaran. Dito po, siguro ina-apply ito kapag yung napatay mo, walang kasalanan, kumbaga isa siyang malinis na tao, mabait na tao, pwedeng kapag ito ay iyong napatay, ang kapalit ang buhay mo. Hindi kagaya siguro po sa ano, kapag yung napatay mo, isa siyang ano, criminal, yung mga ginagawa niya, mga heinous crime, ito siguro kapag napatay ng isang tao, hindi naman siguro ina-apply yung batas ng Diyos dito na kapag ang buhay ang inutang, buhay ang kabayaran. Kagaya ng mga ating mga kapulisan, yan ang mga inuuli niyan at saka napapatay niyan, mga kriminal. Kaya siguro may exemption dyan. Kapag mga heinous crime na yung mga ginagawa ng isang tao, siguro dito kapag napatay ng isang pulis o isang sundalo, sa palagay ko walang magiging kapalit na buhay dahil isa siyang pumapatay na tao at saka isa siyang kriminal. Pero kapag yung kagaya po sa mga traffic, sa road rage, kung minsan nauwi po sa patayan, yan po siguro kapag napatay ng isang tao, yung kahaway niya, dahil lang sa road rage, ito po pwede pong ang kapalit yung buhay ng pumatay. Ito po, babasahin po natin yung mga utos o command ng ating Panginoong Diyos. Basahin niyo po para magkaroon kayo ng dagdag na kaalaman. Ito po. Anyone who takes the life
of a human being is to be put to death. Anyone who takes the life of someone's animal must make restitution, life for life. Ang sino mang pumatay ng kapwa ay papatayin din. Kung ayop naman ang pinatay niya, papalitan niya yon. Kapag buhay ang inutang, buhay rin ang kabayaran. Later.